Nag-iinom kami 101. I was asking him, masama ba akong ina? Sabi niya, bakit naman? Kasi I just found out that I have postpartum. And then my mom, she's always mad at me kasi I'm not taking care of my kid. I'm not good. I can't even understand myself. Kasi hindi nga ako totally healed. Hindi ako fully healed. Yes. After that, what happened na Michael left me. Lahat ng tao nagagalit na sa akin. So, nasabi, pabaya ako, ganyan. And then, me also, I can't understand myself. Naiyak ko. Go lang. It's okay. Love you. Okay lang yan. Parang ano? Okay lang yan. Yung makeup ko, dahil. Proud yung mami mo. Ganda ng makeup mo. Ako lang to. Ako lang to, Bihok. Kung ano. Your mind and beauty, celebrate you. Your life and story, celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me, celebrate you. Your courage drives me, celebrate you. Your strength inspires me. Every day is Mother's Day. Mother's Day. Oh, yeah. My mother. Oh yeah, yeah. My mother. Oh. She's my mother. Every day is Mother's Day. Hello and welcome back to Behind the Scenes with Ina. And ngayon, ang guest ko today, isa din siya sa mga pinaka-close ko sa showbiz industry. We've been friends for 9 years and she has been my confidant. Ngayon and nung time na magulo pa yung buhay namin. Miss Erin Ocampo! Hello. Hi! It's a pleasure. Wow! GF, thank you. Thank you at nandito ka. Marami tayong pag-uusapan. So magsa-start muna tayo, dun tayo sa artista side. Paano ka nag-start sa showbiz industry? 14 years na actually sa showbiz right now. Nag-start ako kasi yung buong family ko, working talaga sila sa ABS. I have a tito na director, my mom is a makeup artist, my tita also, may 2 titas. And then I have 2 titas sa Star Magic na handlers. So growing up, like nasanay ako na yung Tita Smile, siya yung nag-aalaga sa amin before. So as a handler, as a slash mom sa amin magkakapatid, sinasama niya ako sa Star Magic office. Tapos doon ako nakita ni Mr. M na parang, oh, who's that? Tapos pin-audition na ako. Doon yung nag-start. Dahil doon, dahil nga siya sa pagiging artista mo, doon din tayo nag-meet, di ba? Paglipat ko ng ABS. Sobrang mahihiyain ko ng bata. Hindi ko alam ano nangyari sa akin paglaki. Pero you know, what made you join in yung showbiz? Parang, dahil nga nakikita mo or parang eventually nagkaroon ka na parang, ay, gusto ko gawin. Normal na sa akin siya eh. Nakikita yung behind the scenes ng mga actually, no, feeling ko similar din. Kasi like ako, growing up, yung family din, nandun din sa industry. And feeling ko, hindi ako into it talaga. Hanggang sa nagustuhan ko na lang talaga siya na I fell in love sa pagiging artista na lang. 14 sa years. 14 years na yun, ano yung pinaka, like, pinaka-memorable na work or show na ginawa mo? Pinaka-memorable, actually, yung first show ko. Ano yun? Kasi hindi ako dumaan sa workshop, wala akong workshop, wala talaga. I have this director of mine na palagi yung sinasabi na may nakikita siyang potential sa akin. So, grabe niya ako pagalitan. As in, minumura niya ako sa set. Yes. Bagong artista, hindi ka dumaan sa audition. Workshop. So, hindi mo pa alam kung ano yung ginagawa mo. So, parang yun yung pinaka-memorable kasi yun yung pinaka-mahirap for me, being an artist. Pero totoo, no, meron certain isang tao na kailangan maniwala sa'yo. Kahit kasi, lalo na sa industry natin. Maraming judger. Maraming judger. Tapos marami ka pang, parang nature na kailangan mag-please ka ng tao. Totoo. So, mahirap. Mahirap siya. So, hindi ganun kadali. Dahil nga sa pagiging artista mo, naging friends tayo. Ngayon, pupunta tayo sa, syempre, dun tayo sa friendship. Kanina, tinatanong ako kung paano kami nakakilala. Hindi ko maalala, basta sabi ko, alam ko naging friends kami sa ABS. And yun, ikwento mo, paano tayo naging mag-friends? Meron tayo, pwede na magbanggit ng show, di ba? Yes. MMK. 2014. MMK kami dalawa nun. Older sister ko siya. Yun yung story. With Ariel Rivera, tama yes, ba? Yes, siya yung dad natin by that time. Tapos doon ko nakita si Ina kung gano'n siya kagaling umarte. Hulo! Hindi, totoo! Kasi, siyempre nagkakitang yung gilas ako nun kasi kalilipat ko lang. So, kailangan. Sabihin ko, sabi ko sa kanya, sabi lang ng director sa kanya, magwala ka, binato niya lahat, tulong nagwala talaga siya.
Grabe. Ibig sabihin, nung time na kasi yun, dala natin yung mga sariling buhay natin. Ay, oo. Oh, parang may alam ako. Diba? Sabihin ko ba? Hindi, wag na. Okay. Ay, anong klaseng kaibigan si Erin Ocampo? Ako, I'm that kind of friend na sobrang straightforward ko na kaibigan eh. Totoo ka lang? Oo, sobrang totoo ko na sobrang transparent ko na pwede kong sabihin sa'yo na ay, ang pangat ng buhok mo, palitan natin. Pero tutulungan yes, kita para yes. mas mayos yung itsura mo. Diba? Yung iba, parang kung makikita tayo ng ibang tao na kasama mo ako sa labas as your friend, pwede nila ako i-judge eh, as a person. Mm-mm. Pero ako as a friend, grabe ako magtrato ng kaibigan. As in, pag sinabi ko na kaibigan kita, that you're one of my realest friend, family talaga. Kasi hindi ako nagkakaibigan na until now, wala naman akong kaibigan sa showbiz na matagal eh. Yun diba? Nga, yun din nga yung i-mention ko, si isa rin si Erin sa mga ano kasama ko sa industry na parang ilan lang tayo na konti lang kaibigan natin sa industry. Totoo kasi yun. Totoo yun eh, mahirap din a feeling ng lahat pag nasa industry ka parang kaibigan mo lahat, close ka sa lahat. Parang lang kaming nasa school na hindi namin alam kung sino yung dapat i-please, hindi namin alam kung sino ba dapat yung kaibigan namin, yung ganun. Mahirap yung para makikisama ka lang out of hype or out of ano ng mga tao, pressure na kailangan ganito yung mga friends mo, yeah, ganyan ka. Yung peer pressure. More on family talaga pag friends sa akin. Doon ka na pupunta, Tito. Totoo. Speaking of friends, dahil nga 9 years na tayong friends, sa lahat ng pinagdaanan natin, wow. Sa lahat ng pinagdaanan natin. Dami. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan or mga iyakan moments natin na hindi mo makakalimutan? Actually, madami. Kasi meron akong phase ng life ko na halos doon ako nakatira sa inyo, di ba? Na parang everyday ako nandun. Oh, yes, palagi yes. ko silang binibisita hanggang sa sumali na ako sa Assist your family. Naging ano na ako, another daughter from another father. Yes. Tita Nadia, di ba? Halos lahat ng broken times. Sige, broken times. Diba? Pagandahin natin yun. Broken times ko, doon ko iniiyak, lahat yes. ng payo na gusto niya ipayo sa akin. Nabigay niyo ng lahat. Sobrang updated ako sa buhay mo, kahit man hindi mo alam. Parang thankful ako sa social media kasi yun yung din yung reason why you're here. Kasi you inspired me also. Mm-hmm. Kasi nung time na friends tayo, nakita nung ko yung... Nung pag-inap ka tayo friends nung time na close tayo, na lagi tayo magkasama, nakita ko yung struggles mo as an artista, as a mom, mm-hmm. and alam mo yon, ang dami. So, how is your relationship or how do you do your co-parenting with Michael? Actually, it's not really easy. Mm-hmm. Diba? Nowadays, sa panahon ng mga single moms, unlike before na okay lang yung hindi na talaga makikita, kasi yeah. mga strong woman talaga yung mga, yeah. lalo na yung mga dati, panahon nila Tita Nadia, diba? Parang sa kanila, okay lang sila. Parang dali lang lahat. Pero nung sa akin kasi, it's never easy. Yung yeah. pinagdaanan ko. And you were how old? You were young. 19. Right? I was 19 and I thought that is the perfect life na magkakaroon yeah. ako. And then bigla na lang nawala, di ba? Yes. Kasabay nun lahat. Kasi I give up everything. Kasi yeah. akala ko I'm gonna have my own family na. Yeah. Hindi, actually ngayon pag pinag-uusapan ko siya, ano na, hindi na ako na gano'n naiiyak. Kasi before, pag pag-uusapan, hindi pa ako tapos ng sentence, kumiyak na. Kasi ganito yun eh. Parang ganun. Yes, oo. Okay na kami ni Michael ngayon actually. Yung setup namin, hindi madali yung pinagdaanan kung paano magiging okay. Pero, yun nga, nilagay ko na rin sa isip ko na this is not about me anymore, diba? Yes. This is about Kiel, na meron mm-hmm. siyang dad, meron siyang mom. Yes. So, even if it didn't work yes, out. Yes. You have your own your relationship, I mean, you have your own life, and then he has his own life. Are you able to balance it? Na kayo pareho as parents? Nag-uusap lang kami if it's about Kiel, about school, about Kiel, about kumbaga his talagang, needs. Yun. Kunyari, day na sa daddy's house niya, and then may something sa bahay, mm-hmm. i-heads up ko na lang siya na, pwede ba natin i-adjust kasi may something kami sa house. Mm-hmm. So, nagkakaintindihan naman kami, okay baby, pwede na lang i-add ko na lang next week. So, alam mo yan, yeah. more matured na rin siguro kaming dalawa Oo, kasi. Mas kaya nang i-handle. At age of 19 ka na nagkaroon ng baby. Babies, so, 20 siya lumabas. 19 ako na kundis, 20 okay. siya lumabas. Okay. He's turning 8. So, ano yung mga struggles mo when you were pregnant? Yeah, when you were pregnant? Oh my God, everyone knows that. Hindi ko naman masasabi na everyone knows kasi parang recently... Yeah. The people close to you knows people that. People close yeah. to me. It's really hard. Mm-hmm. Lalo nung pinakauna. Kasi Michael is a very good guy. He's a very good son. He's a very good... Father. Father yes. also, yes. He's a very good father.
But in times nung panahon namin, it's not really a good partner. Because we were also, hindi mas immature, you were both young. Yeah, we were both young. And siguro dala na rin ng peer pressure niya kasi kakapasok niya lang din sa showbiz by that time, yes. Diba? He left me 8 months pregnant. So, it's not easy, diba? Kung ikaw as a mom, as at 19. At 19. 20, you give up everything na akala mo, this is it. Ito na yung fairy tale na life. Because Michael is my first boyfriend since high school. So, yun yung nasa utak ko by that time. Mm-hmm. Yun yung pinakamahirap. Actually, madali siya nung hanggang 7 months akong pregnant with Gail. But pagdating ng 8 and 9, that's the lowest point na gusto ko na talagang, give up. Kasi sabi ko, ito na yung life that I wanted, God. Why you can't give it to me? And then, nung paglabas ni Kiel, I texted Michael pa. Sinabi ko pa, kahit nang iniwan niya ako ng 8 months, I texted him pa. Sabi ko sa kanya, Kiel is out na. Tapos, nag-visit naman siya. Then we tried to fix it until 3 months si Kiel, but it's not really working out. Wala na talaga. Wala na talaga. So, doon ako nag-decide na, maybe it's just me and Kiel. Maybe kailangan, it's not for me. Kailangan mo mag-decide not only for you na kasi it's yes, and alam mo, ito yung time na naaalala ko yung sinabi ni Pastor Jamie sa atin na parang, let God be the driver of your life. Kasi if you're trying to force, minamanobra mo yung ano niya, dadaan at dadaan ka sa path na masasaktan ka. Why just let go and let God? Hindi rin naman niya sinabing madali yung dadaanan. Yes. Pero diba, kung gusto natin maging tama yung landas, pagdaanan natin yun. We have to trust the process. Tinan mo naman ikaw ngayon. Diba? Doon muna tayo sa ano. Tanong ka na lang. Lahat na lang kinakaya mo na. Naging brave ka. Sa ano naman tayo, sa pregnancy mo, your motherhood journey. Sinabi mo nga, it wasn't easy. You were 19, you were young. And you iniwan ka. Kailan ka nagkaroon ng realization na kailangan ko ayusin yung buhay ko para sa ano? Actually, ito yung funny part. Hindi ko siya agad na-realize. Kasi after I gave birth to Kiel, I didn't know that I had postpartum. And that's for 3 years. Hindi ko alam na may postpartum pala ako. Na feeling ko, selfish ko lang na mom. Kasi dumarating ako sa point. Kasi after I gave birth to Kiel, I'm cesarean. Then 3 months, I started working na. So I wanted to divert my feelings, my attention, everything. My emotions, lahat. Parang gusto ko mag-work lang na mag-work because I don't wanna feel it. I don't wanna feel the pain. Yes. So parang hanggang sa naipon na lang pala siya inside. Hanggang sa nagkaroon na ako ng anxiety, nagkaroon na ako ng depression. So I was asking my friends because instead of hanging out kay Kiel, after work, I wanted to go out. I wanted to drink. I want to see other people. Hindi kasi, hindi ko rin kasi maintindihan yung sarili ko. Yes. Bakit gano'n? Na parang, dapat nag-aalaga ako. Dapat, pero na parang after work, dapat nasa bahay lang ako. I'm taking care of my kid. Lahat ng tao nagagalit na sa akin, may mom, sister ko, sinasabi, pabaya ako, ganyan. And then, me also, I can't understand myself. Naiyak ko. Go lang. It's okay. Love you. Okay lang yan. Parang ano? Okay lang yan. Yung makeup ko, Day. Proud yung mami mo. Ang ganda ng makeup mo. Ako lang to. Ako lang to, Bio. Kung ano. Kaya mo yan. Hindi. So, parang I was asking Mark Dean, friend din natin. Nagiinom kami. Ito yung pinaka-natatandaan ko na part. I was asking Mark Dean. Nagiinom kami one-on-one. I was asking him, masama ba akong ina? Tapos parang alam mo yung ingay-ingay, pero focus ako sa pag-uusap namin dalawa. Nasa bar kami. Sabi niya, bakit naman? Kasi I just found out that I have postpartum. And then my mom, she's always mad at me kasi I'm not taking care of my kid. I can't even understand myself. Why I'm doing that? Why I'm being like this? And then I found out that it's part of the process. Kasi hindi nga ako totally healed. Hindi ako fully healed. After that, what happened na Michael left me, parang naging okay na lang ako. Okay na lang ako. And all the traumas that I've been through, parang okay lang ako nung okay ako. And then yung pala, sabi nung doctor, nagpa-pile up siya, ha? Yeah. And if dumating ka na sa time that you can't handle it anymore, bigla ka na lang babagsak. Doon na ako, yung time na nagkaroon na ako ng anxiety, nagkaroon na ako ng depression, parang konting bagay, iyak ako, konting time na magkakaroon ng problema, sobrang stress ko na kahit hindi naman dapat. Tapos overthinking ka talaga ng parang palagi may masamang mangyayari sa'yo, pero hindi naman. So, ang hirap nung pace ng life na ganun, pero inabot ako ng 3 years bago ko na-realize na, okay, I'm being unfair na. Yes. Diba? Parang 3 years is too long na para hindi na ako maramdaman ang ano ko.
So doon ako nag-start bumawi nung pa 4 years old na si Kel. I started to live with my parents again para kasama ko siya. Kasi by the time that I'm always working, kailangan ko siya iwan sa parents ko. So darating ako ng bahay, gabi na, nakatabi na siya sa parents ko. So growing up until now, nasanay siya na doon siya nakatabi. Yeah. Every time na lang nagigising siya nung 4 years old na siya, magigising na lang ako, tabi ko na siya. Siya mismo lumilipad siya sa akin, sa kwarto ko, nung magkakasama pa kami sa bahay. So, recently ko lang siya actually na realize na kasi hindi talaga tagal no minsan ang tagal ng realization na kasi magkakaroon ka ng point na biglang nasa utak mo lang lahat ng pinagdaanan mo. So biglang, ah, kaya ko pala pinagdaanan yun. Alam mo yun, ang tagal ng realization, yung 3 years mo. Tingin man ng iba matagal yun, proseso mo yun eh. So you have to trust that. Kumbaga kung ganun katagal yung proseso mo, wala tayong magagawa, ganun yung ano mo eh. Pero look at you now nga, sobrang happy ako, sobrang okay mo na. Grabe, yung mga panahon. I'm still working on myself. Hindi naman ako super okay na tipong hindi pa rin ako. I'm still working still. Especially like loving myself. Kasi nung time na, nung nag-start yung friendship natin, di ba, nasa relationship din ako noon. So I'm all about other people. Praising like other or other man. Or kasi na yung relationship ko, siya lang yung center ng life ko. So I wanna change yung pattern. Going there, how did Kiel change your life? Sobrang ano niya. Sabi ko nga, kaya pala lalaki anak ko. Diba? Kaya lalaki kasi yung anak ko. Kasi siya yung magpupuna nung kulang na hinahanap ko sa iba. Yes, totoo. Pero, being your friend, ha, parang ganun ko nakita. Oo. Kasi siya, kung makikita mo siya ngayon, how he speaks, how he, like, kung paano siya, is a jolly person, nakuha niya yun naman sa dad niya and sa akin also. Pero he's so protective. Kahit na yung damit ko lang, Mom, why are you wearing that? Why are you wearing an inappropriate clothes? Na parang ako, what? You say, your mom no, you're showing too much. Ah, okay. Do you want me to change? Yeah. Then magpapalit so ako, di ba? How do I look right now? Oh, you look awesome. You look beautiful. Ganun siya talaga. As in, para siyang matanda na kumagsalita. Mga kids kasi ngayon, matatalino sila talaga. Yeah, actually. Totoo. So, anong message mo para kay Kiel? Ang message ko for Kiel, I know lalaki ka na buti na bata and you know how to protect a woman, how to love and respect a woman. And I always like telling you that kung paano. You know the rest. I don't know. Alam mo to si Erin, siya yung taong ayaw umiyak. Sa totoo lang. Kaya ako sorry, tinatawanan kita. Mahal kita. Pero ano, thank you. Hindi, kasi parang pangat-pangat ko pag umiiyak ako. Tapos sa camera, ano to? Ang ganda-ganda mo. Conscious pala siya sa ano sa mukha niya. Hindi naman. O sige, eto last question. Ano ang advice or any message that you can share to our viewers and mothers who are watching? You need to go through it. Damdamin mo lang kung naiiyak ka, umiyak ka. Huwag ka matakot magpakita sa mga tao na you're weak. Kasi being weak is, that is the greatest power that you will have. Being weak is the strongest power that you will have. So if naiiyak ka, if nasasaktan ka, damdamin mo lang, let it flow. Kasi kapag kinip mo yan sa sarili mo, darating yung time na sasabog at sasabog ka. And maybe like, pag yun yung time na yun dumating, you don't know what will happen, di ba? Sa'yo, sa sarili mo. Dapat you need to love yourself first. Kaya yun yung una, kasi yun yung pinakamahirap ibigay. Yeah. Lalo na sa sarili mo, di ba? Ang dali-dali natin magmahal ng ibang tao, ang dali-dali natin maging mabait sa ibang tao, maging gentle sa ibang tao. Pero how about you? How about your inner child, di ba? Yun yung pinakamahirap ko din natutunan, how to love myself. Kasi I'm always like putting other people first. Yung mga kaibigan, partners, sila palagi eh. Because I'm a selfless person. I'm a selfless human being, as I'm a selfless woman na parang iintindihin pa kita kaysa intindihin ko yung sarili ko. Lahat ng tao kaya nilang sabihin na, yeah, I love myself. Yeah. Pero do you stand by it? Diba? Do you really love yourself? Does it show? Yeah, does it show? Do you really love yourself? Because loving yourself is giving yourself respect first. You're not gonna allow anyone or kung sino man dyan na parang apak-apakan ka lang, disrespect you, and say things to you na alam mo na masasaktan ka, di ba? You should know how to stand up for yourself. Respect, stand up for yourself, and have faith in yourself. And work for it. Pag sabi ka lang ng sabi na, yeah, I love myself.
Pero hindi mo naman napapatunayan or hindi mo naman mismo sa sarili mo, nakakommit ka na naman ng other maling decision in life na you would know as a adult na mali yun. Then you will commit dun sa decision na yun. So it means, hindi ka pa fully learned, di ba? Hindi ka pa natututo. Even motherhood, it's really a learning process. We all learn every day. Hindi madali maging nanay. So wala tayong, sabi mo nga, yung weakness natin is gonna be our strength din. Dun totoo. Tayo hugot sa sobrang pagbagsak na tayo. Saan ba tayong hugot, di ba? Tayo lang din magpapalakas sa sarili natin. Thanks for sharing na you have to love yourself. I'm so happy. I'm so proud of you. Kasi dati, sinasabi mo, mahal mo sarili mo. Yeah. Ngayon, nakikita ko na totoo yun. Sobra. But hindi ko sinasabi na eh kasi dati, mahal natin yung sarili natin. Oh, pero, I love myself. Hindi pero, ginawa na naman niya. Okay, lang, hindi ko pa rin nakwento. Bago tayo mag-end kasi, yung memory lang natin dun sa, yung special memory natin na hindi mo na-share. Kung gano'n naging solid yung best, yung friendship natin dahil sa isang conversation. Wala ka ding partner nun by that time, diba? Ano, heartbroken tayo. Heartbroken ako. Tapos umiiyak kami dalawa ni Ina. Iyak lang kami ng iyak. Tapos sabi namin, pasok tayo sa car. Lasing na lasing tayong dalawa. Nasa loob tayo ng car. Kasi you're about to move the parking. Oo, pinapaulong tayo. Oo, tapos inurong mo sa tapat ng gate nyo. Tapos pumasok tayo sa likod ng car. Tapos nag-uusap tayo doon. Sabi na, GF, tayo na lang kaya. Kasi parang, di ba, sinasaktan na naman tayo ng mga lalaki, tayo na lang. Diba? Mabot kami dun, guys. Mabot kami sa ganung point. Parang, yung pagating natin ng 40, wala pa tayong family, tayo na lang, kaya na makatantiisin. Pagating ng mga intimate, ano, takpan ko na lang yung mukha mo, binabibili naman na ganun. Oh my God. Grabe ka! Pero thank you naman, Lord, at umabot naman tayo sa masaya na tayo ngayon. Oo. At contented. And, pati, and wait lang. Gusto ko rin i-share dito para mapanood din ng mga tao yung pagpapalaki na ginagawa ko kay Kiel right now. Parang binabali mo yung trauma na, yung paano tayo pinalaki. Generational curse. Yun. Yes. Ito, oh. Yung ayaw mo i-pass on sa anak mo yung ano man mga bad attributes or attitude. Yes, or whatever. Na nag-happen to your past. Yes. Diba? Or ikaw kung paano ka pinalaki. Kasi growing up, batang ganyan kasi kami. So, sobrang tapang na nanay ko. Mm-mm. Kada mahawak mo. Ano talaga? Hindi, palo talaga yun. Kahit walisting-ting man yun or ano, babatosin sa'yo. So, parang ako kay Kiel, instead of pag nagagalit ako sa kanya, kaya takot na takot yun sa akin kung sabihin ng nanay ko na, Mami, oh, si Kiel, oh, tahimik agad yun. Kasi never ako nagalit sa kanya na sinaktan ko siya or ano. Mm-hmm. I'm always like this to him. Come here. And then I'm gonna talk to him. Bakit nagalit si Mama? Because like this, like that, and what he did wrong. Hmm. I didn't listen. What will you do? You really have to communicate with them. Parang, I'm gonna do better. Are you gonna promise me that? Yes, Mommy. Because he thought na every time that I'm gonna call him, akala niya, pagalitan ko siya, ganyan. Or, kasi never niya ako nakita nagalit eh. Or kung magagalit man ako sa kanya, hindi ako magsasalita. Or titingnan ko lang siya, takot na agad siya sa akin. I don't want him to be na, yung parang scared palagi na magkaroon ng pagkakamali. Kasi diba, may napanood nga kami ng ate ko na, sabi dun sa video, bakit ang matanda, kapag nakakatapon ng baso sa lamesa, bibigyan mo ng pamunas. Pero bakit kapag yung bata, nakakatapon ng baso, yes, papaluin mo, papagalita mo. You're not teaching them to be a kid. You're not being a good example also. Yes. Kahit yes, hindi tayo aware. So parang ganun din yung pinapasok ko yung kung paano ako mag-isip sa family ko, sa ate ko, kasi may baby na rin yung kapatid ko, na parang hindi mo kailangan palaging pagalitan yung bata. Pag yung bata, may natapon, may naano, it's okay. He's a kid. Mm-hmm. Diba? What do you expect him to be? Saka, na wala naman problema na i-change yung parenting sila, style, yes, or yung mga tinuro sa atin. Diba? Kasi dun sila matututo. Yes, diba? Exactly. Yun dapat yung parang learning experience ng bata. Yes. Yung growing up. And it needs to be like yung maayos na pagpapalaki. Kasi kapag tayo Filipino, akala natin, kapag palagi natin pinapagalitan or pinapalo, or ganun yung ano eh, example ng discipline dito sa bansa totoo natin. And it's really not like that. Kung it gusto mo na hindi siya yung maging ano paglaki, rough, maging rough or physical. Yeah. Kahit sa ibang tao, dapat you should know how to discipline right. Discipline importante talaga yun na from the start, ganun talaga yung gagawin. So, GF, saan ka namin pwedeng mapanood? Saan ka na? Ano mga dapat namin abangan? Pwede ka mag-promote? Mga show mo? So, I have a movie po. It's from Goblin Films. It's showing pa rin.
Actually, it's a new platform called Goblin Films, titled The Last Resort. That's the first movie na ginawa ko. Sino kasama mo dyan? Kasama ko is Paolo Paraiso and Oliver Aquino. Saan ka namin pwedeng i-follow and mga also, social media? Love Before Sunrise. Ay, magkasama pala kayo ng mami ko. Hindi kami nagka-eksena. Oh, pero okay. Sa side kasi ako ni Andrea. So, oh, okay. Love Before Sunrise is every night po sa GMA. Telebabal. Follow. Syempre. Yes, my Instagram is Erin Ocampo X. Dahil... kasi nagpalit ako ng username before. Mm. Yung pagkakadjadja mo ng days ko. Kinaka akong Fantasia 29 yung Erin Ocampo. So, naibabalik ko na ulit siya sa Erin Ocampo. Naunahan na ako ng fan. Oh, no! Oh, so, kailangan Erin Ocampo X. Ayan, dapat i-follow niyo yun. Yes. Ano pa yung iba? Yun lang. Yes. May business. May mga business kami. Yes, until now. Follow, charcuterie go. Platter at charcuterie platter. Ayan, so GF, super thank you sa pag-guest. And syempre, thank you po sa lahat na nanood sa atin today. And before we end, I would like to thank our following sponsors. Spotlight Cosmetic for our guest giveaway. Purple Walk for our food. Makeup by Chardy for my hair and makeup. 1920 for our studio, 1920 by Studio Manila, thank you. My production, AAA Production and Studio Manila. Thank you so much and don't forget to follow my accounts. Please follow, like, subscribe, and of course, hit the notification bell. And this has been Behind the Scenes with Ina. Thank you. You and so I celebrate you. Your mind and beauty. Celebrate you. Your life and story. Celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me. Your courage drives me. Celebrate you. Your strength inspires me. It's Mother's Day here. Celebrate you.